naman magpalit tayo ng tarsilan sa ating gulong. Yan naman. Tanggalin natin yung lumang silang sa loob. Dapat kunin mo yung luma. Sa advice naman yung silang mga kamakas, dapat 3 months ang pinakamataas. Dapat magpalit ka na. Kunin mo na yung luma. Palitan mo ng bago. Yan kamakas, dapat linisin mo yung luma sa loob. Yung sealant yan. Kasi magpalit ka naman ng bago. Dapat linisin mo. Yan kamags. Baka may tinik. Yan. May tinik sa loob. Hindi may iwasan. Yan mags. Dapat yung mags mo linisin din yung nakapilit, nakadikit na mga lumang silan. Yan, dapat yan para malinis na malinis. Dapat yung mags paag magpalit ng tar sila. Linisin ng maayos. Yan, pasokin lang yan ang hangin para maibuga yung mga luma-luma. Tapos lagyan na din ng bagong tar sealant para maiwasan yung mabutas ang ating gulong pag magbabiyahe tayo. Katulad sa akin, long distance ang biyahe ko, dapat 3 months, 2 to 3 months magpalit ka na ng bagong tar sealant para maiwasan ang disgrasya. Kasi pag nagbabiyahe ka, pag mayroong matulis yung gulong mo, madelikado yun pag ditso ma-flat tire agad. Pag abot ng 6 months, 1 year, dapat 3 months, magpalit ka na, pinakamataas. Yan ang advisable nila. Gamit ko ay 500 ml na tar sealant. Yung kalahati lagay ko sa isa kong gulong. Kalahati lang yan. Okay na palitan agad kasi wala naman yung interior. 3 months okay na yun. Yan, tapos na ka mags.